So ang ating pong series, nagpapatuloy po tayo sa FEED. Ano po? Ano po yung FEED? Fortless, Ideal, and Triumphant. Kasi nung una po, tayo ay nasa linyada ni Adan, tayo po ay makasalanan, patay po ang ating relasyon sa Diyos. Kaya kailangang maborn again yung iyong espiritu para magkameron ka ng FEED. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya sabi ng iba, yun daw pong born again ay relihiyon. Hindi po. Iyan po yung utos eh. Kahit sino, any man, kailangan ma-born again. So, kailangan ma-born again. At na-born again po, kaya ka may fit, kasi na-born again ka. Sumampalataya ka muna kay Kristo, kaya ka nagkameron ng bagong pagkatao sa iyo. New creation. Kaya yung pong fit na yan, hindi yung ating panglabas. Yan po yung nasa loob, sa, yung nasa loob ninyo, yung new creation. Yung nilikha na wangis kay Kristo. Yan po'y fit. Faultless, ideal, and triumphant. Pero pagdating po sa behavior, yan po ang patuloy na binabago ng Panginoon. May kanya-kanya tayong kiskisan, may kanya-kanya tayong uri ng pagkatao na ating nakuha na kailangang mabago araw-araw. Nakukuha po ba natin yung fit? Yung fit sa iyo, yung born again spirit mo. Yung kaluluwa mo na pati kaluluwa mo, mirror lang yan eh. Sabi nga doon, yung iyong kaluluwa, mirror yan ng iyong espiritu. Bagamat hindi, yung kaluluwa may binabago pa nga ng Panginoon araw-araw, pero yan ay ready na rin. Pag hiningi ka at tinawag ka ng Panginoon, naubusan ka na ng hangin sa katawan, ready na rin yung kaluluwa mo. Kasi kung hindi pa ready ang kaluluwa mo, kailan magiging ready? Diba? Once na ikaw ay naging born again o naipanganak ka muli, napapunta ka kay Kristo, ikaw ay ready na lagi. Ready na ba kayo? Okay, so ready na tayo. So, ito po'y series. Kaya kung kayo po ay nakapanood last week, dapat napanood nyo kasi maanin nyo eh, mahihirapan kayong makakonekta do sa pinag-aaralan ng series eh. Pag nanonood ba kayo ng series, nililibanan nyo? Pag mga Korean novela? Hindi nga eh, binabalikan pa nga nyo sa cellphone eh, yung replay eh. Diba? So, ganun din. Kailangan nating malaman yung series na ito kasi mahalagang malaman natin yung flow ng series. Ano po yung last topic ni Pastor Anthony? The perfect climate for our growth. At saan ka lalago? Saan ka lalago? Sa biyaya ng Diyos. Kasi dati, doon tayo na wala tayo sa ilalim ng biyaya ng Diyos na malayo tayo sa Diyos, walang nag-aalaga sa atin. Nung naborn again tayo, nung tinanggap tayo ni Kristo, siya na ang nais mag-alaga sa akin. Saan tayo nilagay? Sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Saan ka lalago? Sa biyaya ng Diyos. Kasi ang naroroon, yung forgiveness at saka ano? Yung goodness ni God. Ano yung nasa ilalim ng biyaya ng Diyos? Forgiveness and goodness. Of God. Anong ipararana sa iyo sa ilalim ng biyaya? Forgiveness and goodness of God. Gusto ba niyo na nasa ilalim ng biyaya? O may gusto pa kayong kaaniban o pumailalim? Ano, sa ilalim kasi ng biyaya ng Diyos, parang nasa lilim o nasa bisig ng ating Ama. Ang sabi doon, mapagkalinga. Di ba yung mga sisyo, kinakalinga ng kanyang inahing manok? Ayaw niyang magpapadagit doon sa ibang mga, ayaw niyang masasaktan yung mga kanyang inahin. Ganon din tayo inaalagaan ng ating Diyos. Kaya dyan ka lalago. Sabihin mo, dito ako lalago sa biyaya ng Diyos. Kaya nga pala sabi ni Pedro doon sa ikalawang Pedro 3:18, grow in the grace. Saan ka daw dapat lumago? Sa biyaya. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung may dapat kang kalaguan, ito'y doon sa biyaya. Ito'y doon sa pagkaalam mo kung sino si Kristo sa iyo. At yan ho ang pinag-aaralan natin. Kasi napakarami nating turo. Ano? Kaya ngayon, ang series po natin, ang topic po natin ay perfecto din. The perfect teacher. Inalis ka doon sa mga nagtuturo sa iyo ng kung ano-ano at dinala ka sa isang perpektong tagapagturo. At sino yung ating perpektong tagapagturo? Si Jesus. May mas gagaling pa bang magturo kay Jesus? Wala na. Ay siya yung perpektong
magtuturo. Ano? Eh kasi marami naman akong natanggap na turo buhat sa iba't ibang sa aking mamay, sa aking lolo, sa aking nana, lahat na tinuruan ka. Ay anak, ito ang paraan para ikay mapalapit sa Diyos, ganito ang gagawin mo. Ito ang paraan para hindi ka malasin. Ito ang paraan para lagi kang papasok ang swerte. No, huwag kang maglalabas ng pera sa gabi. Oh, di ba? Ang dami mong turo na akala mo ang pagpapala, matatanggap mo pag sinunod mo yung mga utos na yon. Pag nakita mong madaming puyo ang iyong anak, sasabihin mo na agad, nako, malaki ang problema natin dito. Ewan ko kung naaalala pa niyo yan, eh paano kung pinaglihi sa puyo yung bata? Iho ba? Last week, natutunan natin na we are not under the law. Napag-aralan na ho natin na we are not under the law. Galatians 5:18, we are no longer under a tutor, which is the law. Galatians 3:25, we died to the law. Namatay na tayo, Galatians 2:19, and we are released from the law. Romans 7:6. Hindi lamang yung batas na yan ang nag-release sa atin. Lahat ng kautusan, alam nyo, ang Pilipino ang pinakamaraming kautusan na natanggap sa lahat ng meron tayong kautusan na galing sa India, meron tayong kautusan na galing sa Inchik, meron tayong kautusan na galing sa Espanyol. Naglahok-lahok na yung paniniwalang yun. Kaya, sino sa inyo nagtatapon ng basura isang beses sa isang linggo? Dalawang beses sa isang linggo. Sa amin, sa bayan, alam nyo kung gaano kadaming, gaano ka limit magtapon ng basura? Isang linggo, may schedule sila. May schedule sa nabubulok, may schedule sa hindi nabubulok. Pero pitong araw ka magtatapon ng basura, eh ganun din tayo eh. May mga basura tayong dapat maitapon. Yun yung computer, nagde-delete ng mga files na hindi na, na hindi na dapat ano. How much more yung ating paniniwala na na-acquired natin, na hindi naman pala dapat, na humahadlang palalo ito para makilala natin si Kristo. Na humahadlang ito sa biyaya ng Diyos at nagiging gawa mo para ikaw ay mapagpala. Di ba? So, nabuvoid yung biyaya ng Diyos kasi meron kang action, meron kang pananaw na ginagawa pa. Pag kumakati yung iyong palad, sinasabi mong, wow. Ano na yan? Makakapera ka na. Kaya kahit kayo may correct kong kagaw at saka may ano, oh, praise God, ang kati. May pera na naman. Di ba? Kailangan mabali. Kailangan maitapon mo yung mga basurang yun. So, Christ is the end of the law. Romans 10:4. And we are not under the law. Hindi tayo nasa ilalim o pangunguna ng 10 utos. Wow! Nung una, hindi ko matatanggap yan. Ano? Hindi ako nasa ilalim ng 10 utos? Hindi ako papayag. Pero napag-aralan na natin, kaya nga mahalagang nasubaybayan nyo yung series natin para hindi tayo maligaw o magduda o magtanong, eh bakit hindi naman tayo nasa Big Ten? Hindi na ba tayo sumusunod sa Big Ten? Kasi under the Old Covenant, ang sabi doon, under the Old Covenant, sin increase. Dumadami pa ng dumadami ang kasalanan. Sabi doon, blood was shed repeatedly. During that time, doon sa Old Covenant, paulit-ulit lang yung kasalanan. Paulit-ulit din lamang yung paghahandog. At yung pagpapatawad na yon eh hindi permanente. Ano? Temporary. Eh kasi hindi po naaalis yung kasalanan sa Old Covenant, yung sa mga Israelita, natatakluban lang, ina-atone lang. Yung baho ng kasalanan, amoy pa rin. Maliban na alisin yung kasalanan, saka pa lamang talagang walang kasalanan. Kaya yung pag-aalay, paulit-ulit eh. Kasi nangangamoy. Nangangamoy ang mabahong amoy ng kasalanan. At ito'y hanggang sa ikaw ay magsakripisyo ulit. Buti nga sila sa Israel, isang taon lang sila nagsasakripisyo, pero tayo, araw-araw nating ninanamnam, araw-araw nating minemeditate yung kasalanang nagagawa mo araw-araw. Tama ho ba? Nung tayo nasa kautusan pa, nung tayo nasa ilalim pa ng maraming rules, inaalala natin niya sapagkat para bang
walang ginawa si Kristo doon sa krus. Ano? Pero sabi doon, under the new, sin was, anong ginawa? Taken away. John 1:29. Narito ang kordero ng Diyos na, anong ginawa niya sa kasalanan ng sanlibutan? O nasaan ang kasalanan? Wala na, pinatawad na ng Diyos. May nagagawa ka pa bang kasalanan? Meron pa. Pero anong ginawa ni Jesus? Pinatawad na ang iyong kasalanan. Pwede mo panampalataya ng pinatawad ka na ng kasalanan. Eto, hindi ko ano, kasi noon naturuan ako na dapat isang kasalanan mo, mortal man yan, venial sin man yan, small sins man yan, dapat ikumpisal mo. Sasabihin mong isa-isa, huwag mong kalilimutan. E papaano kung may nakalimutan ka? Napatawad ka na, hindi pa? Pag nakalimutan mo, kung ang bisa niya ay sa pamamagitan ng iyong pangungumpisal. Hindi po. Ang bisa ng kapatawaran ng kasalanan ay dahil may dugong tumigis doon sa krus. Amen? Under the new, sin was taken away. Blood was shed once. Ganong kalimit, ganong ilang beses na bubuo ang dugo ni Kristo? Isang beses lang. Para saan ang pagbubuo ni Kristo? Para sa Kanya? Hindi. Para sa iyo. Para sa ating lahat. Kaya tanggapin mo yung katotohanan na si Jesus ay nagbubuo ng dugo para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Once and for all, and that is eternal. Kaya ang kapatawaran ng bawat nananampalataya kay Kristo ay eternal. Meron ka ba pang dapat baguhin? Anong gagawin ko kapag nagkasala ka? O di huwag mo nang ulitin. Sabihin mo sa Diyos na mali ka. Mag-repent ka, huwag mo nang ulitin yung bagay na yon. Amen? So, kompleto at ganap ang ginawa ni Jesus sa krus para sa akin. Pwede ho ba sabihin natin niya sa ating sarili, kompleto at ganap ang ginawa ni Jesus sa krus para sa akin. Kasi pag na-realize mo ito, wala ka nang idadagdag. Wala ka nang aakyatin pa na mapatawad ka sa kasalanan mo kasi nagbuhos na siya ng dugo. Wala ka nang tuhod na mababakbak pa sa paglakad at paghingi ng mga pagpapalang dapat. Alam niyo, dapat ang ating kinukuha yung pagpapalang bunga ng kamatayan ni Kristo. Dahil tayo'y tagapagmana. May namatay na eh. Di ba natatanggap natin yung mana kapag may namatay? Tama ho ba yun? Hindi mo naman matatanggap ang mana mo. Pangit naman na yun. Sabi nga, hihingin mo na agad yung mana mo habang buhay pa yung magulang mo. Pero may namatay po ay sa testamento. At lumutang at umagos at bumaha ang pagpapalang bunga ng pagkamatay ni Kristo. Ang tanong ay, ikaw ba'y nakikinabang doon sa mga bunga at pagpapala ni Kristo? Kaya kumpleto at ganap ang ginawa ni Jesus sa krus. Hindi lamang para sa kapatawaran, kundi sa buhay espiritual mo dito sa mundong ito. Na makapamumuhay ka, na may kabanalan dahil sa ginawa ni Kristo. Na hindi siya ay namatay, nabuhay, at siya ay nagpunta sa langit at bahala ka na. Hindi po ganun ang ginawa ni Kristo. Sinamahan ka pa niya sa iyong buhay Kristiyano, at siya'y nananatili sa iyo. Yung Old Covenant, based on seeking right standing with God through the law and works. Kapag naganap ko ito, kapag natupad ko ito, kapag ako'y nagbait, kapag ako ay hindi na nagkasala, ha? Kapag hindi ka na nagkasala, yan ho yung old. Kaya ang namamanufacture dyan sa Old Covenant, puro ipokrito. Tama? Kasi sabi ni Kristo sa mga Pariseo, kayong mga ipokrito. Kasi akala nyo, kayo'y malilinis sa labas, pero yung loob nyo, puro kalansay. Kasi alam ni Kristo na hindi kaya na maging matuwid ka sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad mo ng kautusan. Pagtupad mo ng 10 utos. Eh hindi lang naman 10 utos ang binigay sa Israel. 613 laws. Ceremonial, moral, dietary, lahat na. Kaya mo ba yon? At pag nagkamali ka sa isa, halimbawa na, pagpalagay na natin, natupad mo ngayong araw na to, yung 613 law, o 10 utos na lang, huwag ka magsisinungaling.
300, ilang beses kang, ilang taon kang mabubuhay sa mundo? Halimbawa, ikaw ay 90 years old na mabubuhay. Hindi ka na ba makakapansin na rin? Hindi, wala ka pa rin right standing. Lugi ka pa rin. Hindi ka pa rin, wala ka pa rin kaligtasan kasi right standing lang ay magdudulot sa iyo ng kapatawaran. Wala tayong pagkente. Nalaksak ang boses ko ngayon. Amen? Kita niyo ito ang covenant based on seeking God through the law and works. Kaya nga nung may nakita ang mga itong mga ipokritong ito, meron doon babaeng nangangalun niya. Akala ng mga ipokritong ito, ay, batuhin natin yan. Kailangan mamatay yan. Kasi ang akala nila sa sarili, righteous pa righteous ako eh. Tumutupad ako eh. Meron naman ako ilang mga nagagawa sa law. Pero, malaki ang ginawa nito eh. Mas mortal. Mas malaki ang inakaw nito. Eh, kailangan mamatay ito. Kailangan ito mamatay, sabi nyo. Pero, pansin niyo na sa halip na sila ay payagan ni Jesus na patayin, karapat dapat pang mamatay yung adulteress base sa law. Yes. Kasi sa law, sabi ko, dapat talaga ng stone ulit yan. Kung tatanggapin natin ang kautusan, tama ang kautusan. Kasi dapat batuhin at mamatay ang isang taong nangangalun. Ang tanong, pangangalun niya lang ba kasalanan ng isang tao? Eh kaya sabi ni Jesus, eh kung sino ika ang walang kasalanan sa inyo, eh siya ang unang bumato. Eh sino nakabato? Wala. Kahit si Jesus Christ, hindi siya binato. Anong ginawa ni Jesus Christ? Ipinalasap niya sa babae ito ang biyaya ng Diyos. Amen. Sabihin sa ating sa repentance, the goodness of God. Amen. The goodness of God. Tayo ba'y ginawa ng mabuti ng Diyos? Kaya tayo inarin ito ngayon, tayo sumasamba sa Diyos? Yes. Karapat dapat ka bang makasamba sa Diyos? Hindi eh. Sabi ko nga dati, amoy sa tumang ka eh. Amoy chonky ka. Pero nung namin po si Jesus Christ, hindi ka pinato eh. Thank you, Lord. Minahal ka, niyakap ka, para kang alibubuhang anak na niyakap ng mapagmahal. Every time na pumapalpa ka, goodness pa rin agad ang ginagawa sa iyo. Hindi siya napuputulan ng pagkakataon na gumawa ng mabuti sa iyo. Hindi siya naiimbierna, hindi siya nayayamot sa iyo. Nadadapa ka, ang kulit-kulit mo, ito saan ang gagawin mo, pero hindi yan ang ginawa mo, palpa ka. Pero at least, yung goodness pa rin ni Lord, pinaparami sa atin. Gano'ng kabuti ang ating Panginoon. At ito naman kabutihan ito, ang nagpapabago sa ating sisipan. Ah, tama ko na kayo, Lord. Mali talaga ito. Hindi ko na uulitin-ulitin itong kabutihan. Kasi, sa kautusan, paano ka makakapagbawang buhay kung patay ka na? Eh kung binato nila yung babae, paano makakapagbawang buhay yun? Wala na. Patay na. Patay na rin yung kanyang espiritu, patay pa yung kanyang kaluluwa. The new is based on being gifted with righteousness. Yung daw bagong covenant, dito ay nakabasa na sa pagre-regalo sa iyo. Apart from your works. Wala kang nagawa, pero niregaluhan ka. Anong tawag doon? Wala kang ginawa, pero binigyan ka. Anong tawag doon? Doon sa pagpabinan, kailangan mong maging righteous sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, ano pa, pagsunod sa kautusan, pero dito sa inyo, anong ginawa mo? Wala. Pero tumanggap ka ng pagpapala. Iginawad sa iyo yung perfectong tamang pananaw ng Diyos sa iyo. Right standing. Amen. Amen. Regalo. Apart from works. Kaya matatawag natin, wow, sarap pala sa ilalim ng biyaya. Tumatanggap tayo ng hindi naman tayo dapat, karapat-dapat tumanggap. Yung parusa na dapat ikaw ang tumanggap, may tumanggap para sa iyo. May tawag ko. Yun ang habag ng Diyos. Amen. Amen. Pinahahabagan at iniibig tayo ng Diyos. Ito, medyo mahirap unawain dahil wala tayong ano, pero itutuloy ko sa rin dahil kailangan
the ministry of death in letters engraved on stones. Ano yung mga nakasulat sa bato? Sampung puntos. Ano doon? But if the ministry of death, ano daw yung mga letters engraved on stones? Ministry of death. Gusto ba nyo ng ministry of death? Ba'y ayaw natin? Ay dumating daw huyo ng may kaluwalhatihan upang ang mga anak ng Israel ay hindi makatingin sa kaluwalhatihan ni Moises. Sa verse 8, how much more, sabi doon, nung dumating na yung bagong tipan, the Spirit failed to be even more with glory. Dumating yung bagong tipan eh. Dumating yung bagong pagkakaaniba natin na tayo na may talagang walang kinaaniban. Sabi sa verse 9, if the ministry of condemnation has glory, meron ba? Meron. Much more does the ministry of righteousness abound in glory. Sabi nila, nangika ay ceremonial lang at saka ang nawala lang yung ceremonial law sa loob ng Sige. Babasahin ko na lang ito sa ikalawang Korinto 3:7-10. How will the ministry of spirit fail to be even with glory? For if the ministry of condemnation has glory, much more does the ministry of righteousness abound in glory. Verse 10, for indeed what had glory in this case has no glory because of the glory that surpasses it. Merong humigit eh. Merong lumampas sa kaluwalhatian ng Old Covenant. Maganda nga nating makita doon. Yung ministry of death at saka yung ministry of condemnation, nilampasan ng ministry ng Espiritu. Kaya napakahalaga na saan ka ba umaanib? Saan ka ba kaanib? Ikaw ba ay nasa lumang tipan sa ministry of death and condemnation o doon ka sa ministry of life? Doon ka sa pagmiministeryo ng Espiritu Santo. Doon sa pagmiministeryo at pagtuturo ni Kristo sa iyo. Kasi mahalaga po ito dahil nagre-renew tayo ng isipan, sabi nila, hindi ko matatanggap yan. Kailangan may nagtuturo sa akin from the outside. Kailangan may nagtuturo sa akin, kailangan meron akong listahan ng dapat kong gawin para ako ay mapabuti. Titingnan ho natin yan. Yan yung letters engraved in stones, yung Ten Commandments. Wala pa yata dito sa yung ating TV. Yan, sa monitor. Tapos, ano daw yung sabi sa verse 7? Yan ay ministry of death. Nababasa ba nyo? Wala pa rin. Ayan. Sa verse 7, mapapansin nyo yung ministry of death. Kaya, nung ibigay ang kautusan, agad-agad, 3,000 ang namatay. Kasi ang sabi doon, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Nung bumaba si Moises, nagagawa pa lang sila ng tabernakulo para sa pagsamba sa Diyos, sumamba na siya. Gumawa na si Aaron agad ng guyang ginto para sambahin. Ilan ang namatay? 3,000 ang namatay. Ministry of death ba? Turek, ministry of death. Ganon kadami sa Arabia ang namatay, naputol ang kamay, nabulag dahil sa law. Totoo bang pinuputol sa ibang bansa ang kamay at ang mga pag nahuling nagdanakaw? Totoo ba? Totoo. Tapos ikaw, dadampot ng kaunti-kaunti sa kautusan. Nasabihin mo, hindi naman ako nai-empower niyan eh. Hindi naman masamang sumunod yan eh. Abay, may consequences pag hindi mo yan nasunod. May sumpayan eh. Tama? Deuteronomy 28, may sumpayan. May mga sumpa at mga consequences kapag hindi mo yan natupad. Kaya mahalagang malaman mo na nalampasan eh. Sa verse 10, wala ng glory yan eh. It has no glory. Hindi po ako nagsabi niyan. Yung sabi sa Korinto. Ito pa ang isang patunay sa Romans 7:7. Ang sabi, for I would not have known about coveting if the law had not said. Sabi ni Apostol Pablo, you shall not covet. Pangilang utas ho yan? Pampito o pansampo? Pansampo. Sabi doon, but sin taking opportunity through the
commandment. Kita nyo kung paano gumagawa? Produce in me coveting of every kind. Nung sinabi ng kautusan na huwag kang ano ba sa Tagalog ang coveting? Huwag kang tulungan niyo ako. Mangunguha o huwag kang magnanasang kuhanin. Huwag mong pag-iimbutan. Pag-iimbutan. Huwag mong pagnanakawa. Huwag mong nanaisin na kuhanin. Sabi ni Pablo si Pablo yan, teachers of the law, nung sinabi ka ng kautusan na do not covet, lalo pa ka But sin, taking opportunity through the commandment, produce in me coveting of every kind. Lalo ka na ako'y nag-covet ng nag-covet. Kasi ang sabi doon, for apart from the law, sin is dead. Ang ganda-ganda, may solusyon na agad si Pablo. Apart, kung wala ikayang utos na yan, patay ang hindi ako mapupwersa. Hindi ako ma-arouse na gawin yung bagay na yan kasi wala nagbabawal. Pansin ninyo, pag sinabing bawal, tumawid. Aba, ay lalong tumatawid. Bawal umihi dito. Makikita mo yung mga ano, nakaganong. Doon umiihi. Exodus 20:17, huwag mong pagnanasaang maangkin yung pala ang bahay ng iyong kapwa. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga alilang lalaki o babae, ang kanyang mga baka, kanyang mga ari-arian o anumang kanyang meron siya. Ibig sabihin, kung anong meron siya, si Apostol Pablo, nung masabi niya at malaman niya yung coveting, abay, lalo siyang nagtangka. Tinyo, pansin ninyo, you shall not covet, but sin taking opportunity through the commandment, produce in me. Inamin niya. Anong pinurudyo sa kanya? Lalo akong nagnasa. Tama ba ang ginawa ni Pablo? Mali . Pero dahil sa commandment, lalo niyang ginawa yung bagay na dapat hindi niya ginagawa. Kinuha niya ng kinuha. Nung panahon ng diaspora, nung ang mga Kristiyano ay pinalalayas, nililitis, pinapatay, saan kaya napapunta yung ari-arian ng mga Kristiyano? Kaya ito si Pablo, napakaraming pera nito. Kasi siya yung numero unong persecutor ng iglesia nung panahon, pati yung asawa, pati yung bahay nila, pati yung mga baka, pati yung mga asno, o anumang pag-aari nila, kinuha! Nilahat na. So, anong solusyon? Apart from the law, sin is dead. Pag walang kautusan, patay ang kasalanan. Kaya kung may problema man ang tao sa pagnanasa o sa coveting, huwag mong pagtiwalaan ang law of Moses. Trust only Jesus. Mas magaling ba si Jesus kaysa law of Moses? Oo! Kasi siya yung perfecto nating tagapagturo. Jesus is our perfect teacher. Palakpakan niya ho natin. Hindi mo ba mapigilan ang kamay mo ng pagnanakaw? O pangungurakot? O pagkuha ng bala ng stapler sa opisina nyo? Don't trust the law of Moses. Trust only Jesus. Tuturuan kanya. Hindi mo ba mapigil ang sarili mo na makapangopya sa iyong kaklase? Oh. Don't trust the law of Moses. Trust only Jesus. Tuturuan kanya na huwag ka, mag-aral ka. Matalino kang tao. Amen? Kung ikaw ay may problema sa pangangalunya, saan ka kukuha ng tagapagturo? Trust only Jesus. He is our perfect teacher. Amen? Kasi Jesus will never teach us to covet or steal or commit adultery. Ramdam ba nyo yan? Nararamdaman ba ninyo na talagang hindi tayo tinuturuan ni Kristo na mag-commit ng pagnanakaw? Kasi yun ang turo ni Kristo . Mas perpekto. Kasi ang kautusan, nagsasabi lang sa'yo ng dapat mong gawing mabuti.
Pero si Kristo, nagsasabi din ang dapat mong hindi gawin. Amen? Nilalampasan pa nga niya ang kautusan. Hindi ka nagiging madamot. Mapagmahal ka sa iyong mga in-laws. May utos ba dyan sa 10 kautusan? Sa 10, ano? Namahalin mo ang iyong biyanan? Wala. Pero bakit minamahal mo? Ay, utos ni Kristo eh. May pag-ibig na ibinigay sa akin si Kristo. Kaya si Jesus hindi magtuturo ng masama sa atin. Kaya siya yung perpektong tagapagturo natin dito sa ilalim ng bagong tipan. Hindi natin kailangan ang turo ng kautusan o anumang mga rules and rudiments of this world. Si Kristo ay sapat na. Romans 7:4-6. Therefore, my brethren, you also were made to die to the law through the body of Christ. Ulitin natin. Therefore, my brethren, you also were made die to the law through the body of Christ. Paano daw tayo namatay sa kautusan? Through the body of Christ. Gusto mo bang mapahalagahan yung katawan ni Kristo? Reckon yourself na patay na sa kautusan. Pahalagahan mo yung pagkamatay ni Kristo. Kasi doon namatay si Kristo. Isa sa bagay, kaya namatay si Kristo para mapahiwalay tayo doon. Amen? Sabi doon, bakit naman kailangan mapahiwalay tayo doon? So that you might be joined to another. Kailangan mapahiwalay mo dyan para ikaw ay mapasama. Parang asawa lang yan eh. Hindi ka naman pwedeng mag-asawa ng iba kung buhay pa ang iyong asawa, maliban na hiwalayan mo legally. Pero asawa mo pa rin yun. Kailangan ikaw ay mamatay muna doon sa kautusan through the body of Christ so that you might be joined to another. Kanino ka na ngayon mapapabilang kapag ikaw ay nawala na sa kautusan? To Him. Sino yung Him? Who was raised from the dead in order that we might bear fruit for God. Kailangan ka lamang makapamumunga, hindi ka na mababaog na ang iyong bunga ay kamatayan. Kailangan ka lang kapag ikaw ay napakasama kay Kristo. Kaya nasaan ka na ngayon? Wala ka sa kautusan na kay Kristo ka. Gusto mo pa ba doon? Gusto mo pa bang bumalik doon sa dati kung nasa sa iyo na si Kristo? Sabi sa verse 5, for while we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in the members of our body to bear fruit of death. Anong binubunga mo nung ikaw ay nasa kautusan? Death. Puro kamatayan. Puro bunga ng kasalanan. Verse 6, but now we have been released from the law. Huwag niyong kalilimutan yan na ikaw ay wala sa kautusan. We have been released from the law and having died to that by which we were bound so that we serve in newness of the Spirit and not in oldness of the letter. Eh, hindi ho nyo makukuha ito sa ano, kasi ang ipinopromote natin ay ito eka ang 10 kautusan para sa iyong moral behavior. Para ikaw ay bumait, ito eka ang ipapaskil para makita at ikaw ay maging seryoso sa pagtupad nito. Pero hindi eh, sabi doon, but now we have been released from the law. Maliwanag ho yan. Inihiwalay ka. Having died pa, namatay ka pa, kung saan ikaw ay nakakaanib, you were bound. Bakit ka ginayon? Para ikaw ay makapagsilbi to serve in the newness of the Spirit, kasama ni Kristo, kasama ng Espiritu Santong Banal, and not in the oldness of the letter. Maliwanag ho ba? Na tayo ay kay Kristo, si Kristo ang nagtuturo sa atin, hindi yung moral law na galing sa Israel. Kaya huwag ka nang mag-flirt. Kasi flirting with the law of Moses is cheating on Jesus. Huwag ka nang umalimbong. Alam niyo yung salitang alimbong?
Yung kumikendeng-kendeng ka back doon kay Law of Moses. Nasa iyo na si Kristo, asawa mo na si Kristo, pero may kinikendengan ka pang iba. Nag-flirt ka pa. Cheating yun. Kung sino ang nasa iyo, kung sino ang asawa mo, yun ang pakisamahan mo. Tayo inilapit, inihugpong kay Kristo. Amen? Si Kristo na ang ating kasama, bakit ikaw ay nag-flirt pa sa iba? Bakit sinasabi mong, magiging matuwid ako ng konti kapag tinesting ko ito? May mga sinabi ang mga Tio Ingo at Mamay Saro na kapag ginawa ko ito, mapapagpala ako ng Diyos. Hindi na. Teka muna. Hindi lamang po ang Lord, yung 10 utos, may mga Lord din. May Lord din nga sa bahay. May Lord din nga sa school. Di ba? So, wala. Hindi talaga yan ang makapaglalapit sa atin sa Panginoon o magiging matuwid tayo sa Panginoon. Si Jesus lamang, tanging si Jesus. Kaya sabi nga natin, sapat na si Jesus sa akin. Sabihin nga ho natin, sapat na si Jesus sa akin. Sapat na eh. Pagdating sa katwiran, sapat na si Jesus. Pagdating sa paglakad sa mundong ito, sapat na si Jesus. Pagdating sa problema o kailangan solusyon, sapat na si Jesus. Tama ho bang sapat si Jesus? Wala eh, walang kulang kay Jesus. Ang kailangan lamang natin ay matanggap natin ang kasapatang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kasi yung indwelling Christ, the indwelling Christ will inspire us from the heart. Kung papaanong ang kautusan ay nakalagay sa tapyas ng bato, sa mga dingding ng kusansan, Jesus Christ will inspire us from the heart. Doon, sa iyong born again spirit, doon sa iyong bagong pagkatao, doon sa new heart mo, na ang utos ay believe Jesus and love others even as He loves you. Yan lang naman ang dalawang utos na dapat nating tandaan eh. Manampalataya ka kay Kristo. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Pag nagawa mo yan dalawang yan, wala nang kaguluhan sa mundo. Nanakawan mo ba ang kapwa mo kung iniibig mo? Gagawa mo ba ng masama ang kapwa mo kung iniibig mo? Hindi eh. Kaya tama lang ang ginawa ni Kristo. Magaling at tama ang ginawa ni Kristo na binigyan lang tayo ng dalawang utos. Ano yon? Believe. Manampalataya lang tayo kay Kristo. Pangalawa, love others even as He loves you. Dito walang kalituhan. Dalawang utos lang, madali-daling sauluhin. Sino sa inyo naka sa ulo ng Ten Commandment from 1 to 10? Papasa ko kayo sa religion. May naka sa ulo ba? Sige na. Open naman. Wala. Wala. Lasa ko'y wari ko'y wala. Ito, madali lang sauluhin. Believe and love others even as He loves you. Tatanungin tayo, ano ngayon ang kautusan sa inyo? Wala pala kayong kautusan. May nagtanong na ho ba sa inyo, ano ang pananaw mo? Kayo ba ay anti-nomianism? Kayo ba ay galit sa law? Kayo ba ay hindi talagang, kayo ba ay tinatakwil ba niyo ang law? Natanong na ho ba kayo ng ganyan? Ako, malimit matanong. Para bagang inaagawan mo ng candy kapag inalis mo yung kautusan. Hindi po pwede. Yan ang aking moral standard. Bakit mo aalisin sa akin yan? Yan tagal ko na yan, mula pagkabata hanggang sa edad kong ito. Bakit mo aalisin yan? Hindi naman ako naalis. Hello. Yan ang sabi ni Lord. Ikaw ay died to the law, released from the law. Aside from, hindi ka naman Israelita. Israelita ka ba? Hudiyo ka ba? Hindi ka naman Hudiyo eh. Binigay niya sa mga Israelita. Ikaw ay Hintil, ikaw ay Pilipino, Pinoy. Wala kang batas. Ikaw ay malayo sa Commonwealth ng Israel. Ikaw ay malayo sa Diyos. Hindi ka kakilala ng Diyos. Ang binigyan lang ako to sa mga Israelita, tayong mga Hintil ay parang mga baboy, mga aso. Ay, ano ngayon ang law sa atin? Sabi doon, ibigyan mo ng total respect.
Pag sinabing law ni Moses, galing sa Israel, bibigyan mo yan ng total respect. Irespeto mo yan. Bakit? The law is holy and righteous. The law is good. Romans verse 7:12. Nandiyan na ho ba yung ano? Kailangan irespeto mo yan. Kasi, ano yan eh? Holy yan eh. Tama ho ba? Holy yan. Mataas ang standard niyan. Righteous yan. Mabuti yan. Kaya hindi mo kailangan palabnawin ang kautusan. Kung gusto mo siyang irespeto, tuparin mo siya ng buong puso. Amen? Kung talagang nais mo siyang tuparin, tuparin mo siya ng wala kang pinipili. Hindi ka namimili ng, ito, madali-dali ito. Para kang namimitas lang ng cherry na ito, hinug ito. Mas masarap ito. Para kang namimitas ng aratilis. Yun. Malambot-lambot yun. Kasi mapula na. Hindi pwede. Dapat buong kautusan ay tutuparin natin. Kung talagang inirerespeto natin ang kautusan. Hindi pwedeng kung ano lang yung kaya mong sundin. Kasi wala din kwenta. Hindi mo siya inirerespeto. Para maigalang natin ang kautusan, sabihin natin na hindi ko talaga kayang abutin ang perpektong standard ng kautusan. Nagbibigay po ng respeto, Lord, suko ako dyan, hindi ko kaya yan. Para ikaw ay tumakbo na kay Kristo. Kasi si Kristo ang nag-fulfill ng law for us. Matthew 5:17. Jesus fulfilled the law for us. Bakit pinulfill ni Jesus ang law? Para siya maging matuwid? No. Para sa katwiran natin. Kasi pag na-fulfill yung law niya yan, meron niyang katwiran eh. May right standing yan eh. And Jesus fulfilled the law for us. Tapos na yan eh. Tinupad na ni Kristo yan eh. Alam ni Kristo na hindi kaya ng tao. Kaya nga siya naparito eh, para tupdin. Hindi para i-abolish ang law, kundi para tupdin para sa atin. Eh bakit ikay nagpipilit pang tupdin ang hindi naman kayang tupdin ng tao? Si Kristo lang ang may kakayanan na tumupad 100% ng law. Aba, ayin nga lang, huwag kang magalit ng isang linggo. Doon sa aming bisig, nag-try kami eh. Isang linggo kaming hindi magagalit. O, di pag-uwi, galit agad. Oh, ang ganda ng aming goal eh, no? Sige nga, try natin na isang linggo. Hindi tayo magagalit. Eh, nagdadrive si Pastor James. Pastor James, ikaw yan. Eh, mayroong balahura na driver. O, di nagalit agad siya. Ganong katindi. Pero kung tayo tutupad na sa buong kautusan, kailangan i-fulfill mo yan. Hindi lamang isang minuto ng buhay mo, hindi lamang isang oras ng buhay mo, hindi lang isang linggo ng buhay mo, kundi buong buhay mo, walang pagkakamali. Kasi pag nagkamali ka ng isa, zero ka na naman. Kaya tingnan nyo yung buhay natin, nung tayo'y nasa ilalim ng mixture, i-re-revive ka. By the way, revive is for the patay. I-re-revive ka, wow. 70% na ang parang closeness ko kay God. Pag nakamali ka na naman ng isa, wing, zero na naman. Maghahanap ka na naman ng saan kaya ang church na nagre-revival? Saan kaya mayroong laging may altar calling every week? Pansin ninyo, bagamat wala namang altar dito, pulpit po ito, hindi altar. Lagi kang naghahanap. Hindi ka naman makatupad eh. Hindi ka naman makasapat. Kasi nga, mixture eh. Laging hungkag, kaya ang nagiging resulta, ministry of death and condemnation. Lagi kang condemn. Naranasan nyo ba nyo yun? Lagi kang condemn? Pag sinabi ng pastor kayong lahat, lagi kayong late. Naku po, galit na naman sa akin si Lord. Bakit hindi kayo nag-church? Kaya ka nagkasakit. Hindi mo binigay ang iyong ikasampung bahagi. O timuwi ka, mas malaki pa na gastos mo kaysa doon sa iyong offering na tithe. O kita mo kung gaano ka-condemn yung isang kaya po Lord ako ngayon ay bibigay ko na po kahit yung piling ng saging ibibigay ko po sa inyo para lamang hindi dumaloy ang sumpa sa buhay ko.
Kita niyo yung mga mandate o yung mga gawa ng tao. Sa ilalim ng biyaya, pinoprotektahan ka ni Lord. Papayagan ba niya na may dumapo sa iyong sumpa? May dumapo sa iyong mga kamalasan? Ay, hindi eh. Kasi sa ilalim ng bagong tipan ng biyaya, walang sumpa eh. Walang sumpa. Tinupad ni Kristo para sa atin. Sabihin mo, tinupad na ni Kristo ang kautusan para sa akin. Kaya dapat na tayong tumimo, mag-relax ka. Ang pinag-aayaya ni Kristo ay mamahinga ka na. Tinapos ko na yan. Kaya nga sabi ni Kristo eh, pumarito kayo, kayong mga napapagal at nagpapahinga. Sa tingin nyo, saan sila napagal? Doon sa mga pinag-uutos ng mga Pariseo. Doon sa pinag-uutos ng mga Saduseo. Na ni katiting ng daliri naman, nitong mga ito, nagtuturo. Hindi naman tumutulong. Kaya yung mga tao, pagod na kami. Hirap na hirap na kami. Kaya sabi ni Kristo, ay magsiparito kayo at kayo'y aking pagpapahingahin. Huwag ka nang umalis sa kapahingahan. Mabigat yan. Mabigat pag napailalim ka sa kautusan. Ano pang masasabi natin pagdating sa kautusan? Eh, no exception, number two. No exception. Walang pili-pili. Para kang nakapangasawa ng isang abusadong perfectionista. Pag tinupad mo yan o ibinigay mo sa tao, walang exception, walang dapat yan ay matupad. Dapat mangyari yan. Halimbawa, nagbigay siya ng 20 bagay. Ito yung abusive perfectionist. Kailangan mong gawin para siya ay masiyahan. Natupad mo ang 19, pero hindi ang isa. Tingin mo masaya yung perfectionista? Wala eh. Hindi, walang kasiyahan yan eh. Alam mo, ang sarap-sarap na ng pinakbit mo, kaya lang hindi pantay-pantay ang paggagayat ng sitaw. Ang tindi! Masarap na nga, hindi pa naging masarap dahil ang ganito. Alam niyo, perfectionista ha? May pamantayan yan. Ganito ang paghihiwa ng tamang haba ng sitaw. Pagpapantay-pantayin mo yung dulo, tapos gaganyanin mo. Tapos meron kang ruler. 2 inches. Kapag ikaw ay napailalim sa utusan, walang exception. Wala kang pipiliin. Dapat lagi kang tama. Ang hirap noon. Mahirap maging laging tama. Mahirap. Naku po. Okay, may nakikilala rin naman mga taong perfectionista. Sa halip na makita'y maganda, ay yung pampangit eh. Talaga ho. Masarap sana ang tinula mo kung yung laging may kung. Naku siya. Masarap sana yan kung yan iginisa mo muna sa sibuya, sa bawang at saka sa huwag mong ilalagay agad sa mainit na tubig ang tinola. Huwag mo agad ilalagay ang manok, igisa mo muna. Sarap eh. Pero siya rin naman ang umuubos. Santiago 2:10, ang lumalabag sa isa, ito sa kautusan ha, ang lumalabag sa isa kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumabag pa rin sa buong kautusan. May exception ba? Pagsalo? Wala eh. Walang exception ang pagtupad mo dyan. Dapat 100%. Dapat perfecto. Dapat wala kang mali. Kaya napakabigat. Pangatlo, ano yung kautusan? Abay, yan yung nagpapatahimik sa akin. Di ba, pag may kwentuhan, tapos dumating ang asawa mo, di bidang-bida ka. Tapos dumating ang asawa mo, napapashut up ka. Kasi may sasabihin siya, pakikinggan mo. Siya ang commander-in-chief eh. Leeg ka lang, ulo ka lang, siya ang leeg. Kung saan siya lumingon, kung saan niya gusto lumingon ka, doon ka lang lilingon. Kaya, shut up ka! Tinyo, Romans 3:19. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law. Are we under the law? No. So that every mouth may be silenced. Tahimik ka na. And the whole world held accountable to God. Kasi pag sinabi ng kautusan eh, ito ang pamantayan ng kautusan, ay tigil ka na. Wala ka nang may pampangatwiran. Mali ka.
Hindi mo natupad ito. You are held accountable to God. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ko alam kung gaano kalayo yung dart. 10 feet ba yon? Sino may alam na kapag nag-dart ka, 10 feet lang ang layo? May specific kung layo ang pagda-dart. Pero kapag nag-dart ka, tapos ang layo ay yung halimbawa Sister Aida, idadart mo, hindi ho kayang patamaan ang bullseye. Eh, ganun ang law eh. Ang taas ng standard, hindi mo kayang abutin. All fall short in the glory of God. Na, ano eh, kapos ka, hindi mo kaya. You miss the mark. Kaya sabi doon, kaya shut up ka na lang. Sabihin mo, wala ka, accountable ka na. So verse 20, therefore, no one will be declared righteous. No one. Sad ba yan? Yes. Kung ang pamantayan mo'y kautusan, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Kung ang pamantayan mo yan, hindi ka talaga makakaabot. Kasi lagi kang kapos. Rather, through the law, yan. Ano pa nangyari sa akin o sa atin? We become conscious of our sin. Ano na nangyari sa iyo? Sa halip na ikaw ay magkameron ng katwiran, lalo ka pang naging conscious sa sarili mo na ikaw ay makasalanan. Kasi sinasabi ng kautusan, nagkasala ka dito, nagkasala ka dyan. Kaya hindi talaga makapagbibigay ng katwiran o right standing ang kautusan. Number 4, the law is for the unbelievers. Unbelievers ba tayo? Hindi eh. Tiyo mo. 1 Timothy 1:8-10, we know that the law is good if one uses it properly. Kung ginagamit mo o tinutupad mo ng ayos, the law is good. Verse 9, we also know that the law is made not for the righteous. Hindi ka ginawa ang batas na yan para sa mga righteous. But for, para kanino? Lawbreakers, rebels, ungodly, sinful, unholy, irreligious, doon sa mga pumapatay ng kanyang ama, sa kanyang ina, at doon sa mga mamamatay tao. Ganyan ba ang ating buhay? Tayo ba'y mamamatay ng ating ama't ina? Hindi eh. Kaya ang law, for the unbelievers lang yan. Para makita niya ang sarili niya ng kakulangan niya, ng kasalanan niya, at lumapit siya kay Kristo na siyang talagang nagliligtas. Number 5, kapag binigay mo ang law sa mga tao, babait ba yan? Titino ba yan? No. Expect more struggles, not less. Huwag ka ikang magbo-boyfriend ng unbeliever. Huwag ka ikang makikipamatok sa mga di mananampalataya. Ay, tingnan mo. Lalong nagwawala. Huwag ka ikang makikisama sa mga bad company. Ay, naku. Pag binigay mo, lalong nag-i-struggle. Romans 7:5, for while we were in the flesh, the sinful passion which were aroused by the law were at work in the members of our body to bear fruit of death. For death. Kaya wala, lalong nagbubunga ng hindi maganda. Kasi yung flesh mo na mahina, naka-incline doon sa kasalanan, pinaninirahan ng lumang pagkatao, may sinful passion, ina-arouse pa ng bawal. Yan, bawal. Bawal kumain ng ganyan. So, lalong na-arouse ng kautusan. Number 6, last. Eh, ano ngayon ang kautusan sa inyo? Eh, yan ay perfectong tutor. Amen? Perfectong tutor yan. Galatians 3, 23-24. But before faith came, bago daw dumating ang pananampalataya, we were kept in custody under the law. Nasaan daw tayo? Custody under the law. Being shut up to the faith which was later to be revealed. Ha?
Verse 24, therefore the law was become our tutor to lead us to Christ. Ano daw dati yung kautusan, tutor natin? To lead us to Christ so that we may justified by faith. Na-justified na ba tayo by faith? Nanampalataya na ba kay Kristo tayo? Nadala na ba tayo sa kautusan kay Kristo? Oo, ka nang bumalik. Kasi sabi doon, we were held captive, ang sabi doon, under the law, and being shut up to the faith which was later to be revealed. Ang mga bata nyo, pinapatsuturan nyo? May mga tutor ba ang inyong bata? Yung mga anak nyong high school at saka college, pinapatsuturan pa nyo? Wala naman nagtutor na eh. Yung mga binata at mga may asawa na, may nagtutor ba sa inyo? Tinututor lang yung hindi pa sapat ang kaunawaan. Yung kulang pa sa kaunawaan. Tama, mga bata lang. At ito'y hindi permanente ang pagtutor. Temporary lang yan habang ang bata ay lumalaki. Pero pag malaki ka na at marami ka nang alam, aba, pag may tutor pa rin yan, ibang usapan na yan. Special ka na. Kaya, nung nalid tayo kay Kristo, wala na yung tutor. Siya na yung teacher. Siya na yung perpektong teacher natin ngayon na nasa sa atin ngayon. Amen? Kaya wala ka na, hindi ka na under ng tutor. Halimbawa ako, may tutor ako, kasama ko lagi. Ay, yan ang tama mong gawin. Di ba, ganun naman ang tutor? Yan ang mga dapat mong hakbangin. Pero meron tayong perfect teacher, si Kristo, na nasa sa atin ngayon. Kaya nga nilid tayo kay Kristo eh. May mas maganda at malaking turo at mas mabuting magturo si Kristo. Kasi yung tutor na nasa sa labas, temporary lang, hindi permanente. Pero si Kristong nasa sa iyo, na hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan, mas magaling na teacher yun. Natutulog ka nga eh, nare-remind ka eh. Sino nagturo sa inyo na dati ikaw ay hindi pa Kristiyano, pagkagising mo sa umaga, hanap ka na agad ng uupa-uping sigarilyo. Sino nagturo sa iyo na huwag ka ng manigarilyo dahil alam mong masama? Si Kristo, tinuruan ka ba? Eh, hindi mo nga makayang maalis yung mga bagay na yan, tama ba? Pero dahil tinuturuan ka ni Kristo from the inside, from your born again, from doon sa bago mong puso, may mas matinding magturo si Kristo. Ay sinong nagtuturo sa iyo na kada sweldo mo yan, paa mo itakbo mo doon at ikaw ay magsabong? Busin mo ang pera mo doon. Dalawang manok lang yan. Sa pula, sa puti. Sa bagay, may Kristo rin naman doon. Doon ka na pumunta. Sino nagturo sa inyo? Eh! Nakasanayan ko na yan eh. Diyan ako nabibless eh. O, may pambigas kami. Pero tumama ka. Hindi mo ba alam na yung itinaya nung kinuhanan mo ay para din sa bigas noong mga anak noon na nagbakasakali din lang? O di ninakawan mo yung perang kinuha mo, parang galing din sa nakaw dahil din isa ipangkakain din naman. Sino nagturo sa iyo para hindi ka na magsabong? Sino nagturo sa atin para gumawa ng mabuti? Si Kristo eh. Naroon sa kaloob-looban mo, na sa halip na ang upa-upin mo yung sigarilyo, agad-agad ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos bawat umaga. Tinuruan ka ba? May nagturo ba sa iyo ng ganun? Wala. Pero nare-remind ka ng kabutihan ng Diyos dahil kayo nasa ilalim ng bagong tipan, dahil kayo nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, dahil nararanasan mo ang pabor at pagpapala ng Diyos, pagka every morning, tataas mo pa lang ang kamay mo, sinasabi mo na, ay salamat Lord. Salamat po dahil ako'y maluwag ang paghinga. May merong mahirap paghinga. Meron po kaming patay doon sa lipa. May asma siya. Tapos nagkaplema, namatay agad. Hindi dahil walang pera, napakaraming pera. Kayang bumili ng ospital. Sa dami ng pera, totoo yun. Ay pero, namatay. Eh tayo, nakapagpupuri sa Panginoon, maluwag ang paghinga. Hindi tayo nabili ng oxygen.
Di ho ba every morning is a blessing? Sino nagturo sa iyo magpasalamat sa Diyos? Yung naninirahan sa iyo, yung perpektong tagapagturo, si Kristo. Kaya hindi ho natin kailangan ng panlabas na mga rules para gumawa ka ng mabuti. Si Kristo ay sapat na. Alam ng Diyos ang mabuti sa atin. Alam niya ang solusyon sa mga problema sa ating ugali at asal. At alam niya kung paano tayo makaiibig sa ating kapwa. Amen. Romans chapter 5 verse 5. Napakaganda ng solusyon ni Kristo. Romans 5 verse 5. Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na. Ulitin ko. Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Ibinuhos na, hindi pa. Binuhos na ng Diyos ang pag-ibig sa ating mga puso, hindi pa. Ibinuhos na eh. Ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung yung pala'y naibuhos na sa ating mga puso, ang pag-ibig ng Diyos, kaya na ba nating umibig sa ating kapwa? Eh, meron ka ng pag-ibig ng Diyos eh. Kaya pala, hindi napakahirap tupdin ng kautusan ng Diyos ngayon, yung dalawang utos na manampalataya at umibig sa ating kapwa, kasi binuhos pa niya sa loob. Hindi galing sa labas. Kaya sa Romans chapter 13 verse 10, sabi doon, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Sapat. Sapat ang ginawa ni Kristo para tayo ay makaibig sa ating kapwa, para hindi natin gawa ng masama. Sapat si Kristo na ating tagapagturo para hindi tayo malisya o mamali sa ating buhay Kristiyano. Amen? Kasi si Kristo ang perpektong tagapagturo natin. Dito sa sanlibutan ito, kasama natin siya at hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Anong ating iuuwing katotohanan ngayon? Anong ating takeaway? Ano ang pwede mong paglaruan sa isip mo habang ikaw ay nagmumuni-muni? Sabihin natin, ako ay tinuturuan ni Kristo sa aking buhay Kristiyano. Payag ba kayo na si Kristo ang nagtuturo sa atin every day? Wala nang iba pa. Kasi maaaring iba'y mali, tama pero mali. Sa standard nila tama pero mali sa ating standard. Pero si Kristo laging tama. Laging perpekto ang kanyang daan. Kaya ako ay tinuturuan ni Kristo sa aking buhay, Kristiyano. Meron ka bang mahirap na susuungin? Tinuturuan ka ni Kristo sa buhay, Kristiyano mo. Meron ka bang desisyon na gagawin? Sigurado ka bang yan ang desisyon mo? Si Kristo ang ating tagapagturo. Meron ka bang hahakbangin? Meron ka bang mga problemang susuungin? Left and right, right and left. Tuturuan ka ni Kristo. Kasi si Kristo ay sumasa atin at siya yung ating perpektong tagapagturo. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat kami. Hindi lamang si Kristo namatay para sa amin. Siya'y nabuhay, siya'y nalibing, nabuhay, at kasama namin na nagtuturo sa amin ng mga bagay-bagay, desisyon, diskarte. Hindi na kami nabubuhay, Panginoon, sa sarili naming lakad, kundi sa pamamatnubay ng aming Panginoong Hesukristo. Sapagkat alam po namin kung ito'y base lamang sa aming mga daan, pwede kaming magkamali, pwede kaming magulo. Pero kung ito, Panginoon, ay sa katotohanan na kayo ay aming kasama, alam po namin na laging tama ang ituturo nyo sa amin. Kami, Panginoon, ay nagbubukas ng aming puso, nire-reject din namin, tinatapon ang mga basura ng mga maling katuruan, at patuloy naming pinananatili, wini-welcome ang iyong presensya sa aming puso, isip, buong pagkatao, upang kayo ang makapanguna, Panginoon, sa pagdesisyon ng aming buhay. Yes, marami kaming mga problema, marami kaming mga hakbangin, marami kaming mga
agam-agam, marami kaming mga ninanais, pero alam namin na kapag ang nagtuturo sa amin ay perpekto, na hindi lamang ang nakikita ngayon, kundi yung future ay nakikita rin ang mga resulta ng bawat hakbang namin, ay sino pa ang pagtitiwalaan namin kundi kayo, aming Panginoong Hesus. Sapagkat ni future nga ay alam mo paano kami hindi makapagtitiwala sa bawat hakbang na gagawin mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay buhay sa aming mga puso at nalalaman namin na Kayo po ang laging nagbibigay sa amin ng gabay, ng patnubay, ng guidance, Panginoon, upang kami ay hindi mapahamak sa mundong ito. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. At kung ikaw man na naririto ngayon o nanonood ng video ito, na hindi mo pa kinikilala ang ating perpektong tagapagturo, na hindi mo pa nararanasan na maging born again, na ang pagiging born again ay pagsampalataya kay Kristo na binayaran na niya ang lahat nating mga kasalanan, na siya'y nagbibigay ng katwiran na walang bayad, nais kitang samahan sa isang panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak kung wala ka sa buhay ko. Nananampalataya ako na kayo'y namatay sa krus para sa kapatawaran ng aking lahat ng kasalanan. Nananampalataya ako na kayo ang Diyos, na kayo ang tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa ibinibigay ninyong buhay na walang hanggan, na walang bayad. Tinatanggap ko ito ng buong puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tinanggap mo, kaibigan, sa mga nanonood ang libreng kaloob na kaligtasan ng ating Panginoon, edi ikay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapagkat ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan niya nito. So magandang umaga po sa ating lahat. Nawa ay napagpala tayo ng Kanyang mga salita. Tayo po'y dadako sa ating communion.